Hello guys, what's up? Kumusta po kayong lahat? Ako po si Mr. Rio. Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung gaano nga ba kahusay, kapenomenal at katalino si Idol President Duterte. Mr. Rio. Pero bago ko sa inyo ipakita yon, balikan muna natin ang mga nagawa ni Kuya Bonggo dito sa Bonggo on the Go. Bonggo on the Go. July 8, 2019, binisita at tinulungan ni Senator Bonggo ang mga biktima ng sunog sa Barangay Talaba 7 ng Bacoor City, Cavite. Maliban dito, namigay din si Kuya Bonggo ng mga uniforme sa mga estudyanteng naapektuhan upang maipagpatuloy nila ang kanilang pagpasok sa kanilang paaralan. At di lang yan, dahil naghanda rin siya ng isang boodle fight para sa mga membro ng TODA sa lugar. Bagong pag-asa ang hatid ni Kuya Bonggo sa mga kababayan nating biktima ng trahedya. Ito ang uri ng serbisyong nais niyang ibigay sa mga Pilipino sa loob o labas man ng Senado. July 9, 2019, nagbigay ng tulong si Senator Bonggo sa 12 pamilyang nasunugan sa 8th and 7th Street, Villamor, Barangay 183, Pasay City. Pinaalala niya sa mga residente na isinusulong niya na sa Senado ang panukalang murang housing program para sa bawat Pilipino. At namigay siya ng relief assistance kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At sa kaparehas na araw na ito, ibinahagi ni Senator Bonggo sa humigit-kumulang 80 pamilyang nasunugan sa Ali F. Telecom Compound, Quezon Boulevard, Barangay 310, Zone 31, District 3, Santa Cruz, Manila, ang pagnanais nila na magkaroon ng maayos na evacuation centers. Sinabi niya na ayaw niyang makakita ng mga Pilipinong nasunugan na nga nahihirapan pa sa evacuation centers. Kaya naman isa po sa mga sinusulong niya ang Senate Bill 205. O panukalang magtatag ng Department of Disaster Resilience. Nakapaloob sa panukalang ito ang pagbabalangkas ng mga standard assistance para sa mga evacuation centers. At nagbigay din siya sa mga biktima ng grocery packs at mga school supplies naman para sa mga naapektuhang mag-aaral. Habang kasama niya ang mga representante ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. July 10, 2019, nagbigay si Kuya Bonggo ng assistance para muling makabangon ang mga nabiktima ng sunog sa Barangay Olimpia, Makati City. Nagbahagi siya ng inspirational message sa mga biktima na kung saan binigyan niya ng tiim na ang pagsiservisyo sa kapwa ay para rin pagsiservisyo sa Diyos. Dagdag pa niya, walang sawa niyang gagampanan ang kanyang tungkulin higit pa sa pagiging senador upang masiguro ang kapakanan at kabutihan ng kanyang mga kababayan. At sa araw din po na yun, nanumpa si Kuya Bonggo bilang bagong membro ng Executive Committee ng Metro Manila Film Festival. Ang pagtanggap niya sa posisyon ay patunay na lubos ang kanyang suporta sa entertainment industry sa bansa upang maipakita natin sa buong mundo ang husay ng mga Pilipino. Sinabi niya rin na isusulong niya ang mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino. At gawing 2 beses sa isang taon ang pagdaraos ng Metro Manila Film Festival upang matulungan ang mga film workers at mga artista. Gustong ipahiwatig ni Kuya Bonggo na dapat nating tangkilikin ang sariling ating para umunlad ang pelikulang Pilipino at syempre, ang bayan natin. At kinagabihan ng araw na yon, dumalo si Pangulong Duterte at Senator Bonggo sa appreciation dinner para kay former President at House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo. Sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe na hangad niyang gawing halimbawa ang matapang na leadership ni Arroyo sa kanyang paglilingkod sa mga Pilipino. At nais ding maging inspirasyon ni Kuya Bonggo ang katalinuhan at katatagan ni former Speaker Gloria Macapagal-Arroyo. July 11, 2019, nagbigay ng tulong si Kuya Bonggo sa mga nabiktima ng sunog sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal.
Sinabi niya sa mga kababayan nating na biktima na hindi lamang pagbibigay ng tulong ang pakay niya sa tuwing bibisita siya sa mga lugar ng mga nasunugan, kundi ang malaman din ang mga hinaing ng mga residente at gawing basihan ng mga ito para sa mga ipapanukala niya pang bata sa Senado. July 12, 2019. Pinasaya ni Kuya Bongo ang best friend niyang cancer patient na si John Paul. Puno ng tuwa at pag-asa ang naging selebrasyon ng 6th birthday ni John Paul Culiao na isang leukemia warrior sa Philippine Children's Medical Center dahil dumalaw ang kanyang best friend na si Kuya Bongo. Dala ang mga regalo at pagkain para kay John Paul at ilang mga pasyente. Isang mahabang buhay at mas marami pang kaarawan ang birthday wish ng senador para sa Bibong Bibo at ngayon ay masigla na si John Paul. Sa gitna ng kasiyahan sa pagbisita niya sa birthday party ni John Paul ngayong araw sa Philippine Children's Medical Center, ipinaabot ni Kuya Bongo sa mga batang pasyente at kanilang mga pamilya na magkaroon ng pag-asa at pananalig o hope and faith. Nagkataon naman na may isang conjoined twins na nagngangalang Hope at Faith sa naturang okasyon, nahihirapan silang gumalaw at nanganganib ang buhay ng kambal. Kaya naman gusto ni Kuya Bongo na matutukan ang pagpapagamot ng mga ito at sisiguraduhin din niyang mabibigyan ang kambal ng maayos na serbisyong medikal at iba pang tulong. At kinagabihan ng araw na ito, dumalo si Pangulong Duterte at Senator Bongo sa araw ng pasasalamat sa OFW Summit. Ibinahagi ni Pangulong Duterte sa mga OFW na suportado niya ang panukala ni Senator Bongo na magtatag ng Department of Overseas Filipino para sa mga OFW and migrant workers. Ayon kay Tatay Digong, naaabuso na ng mga recruiters ang proseso ng pag-hire ng mga Pilipino para sa trabaho sa labas ng bansa. Dapat iisang ahensya na lamang ang tatakbuhan ng ating mga kababayang OFW sa oras ng problema at iba pang suliranin. Tumang-tuwa naman si Kuya Bongo na nakasama niya ang mga kababayan nating OFWs sa summit. Nagpasalamat naman ng senador sa ibinigay na suporta ng mga OFW lalo na noong nakaraang eleksyon at tanong pang magseserbisyo at mananatiling bukas ang opisina niya para sa kanila. So nakita nyo naman po na napakasipag po talaga ng Kuya Bongo natin. Patunay lamang po yun na ang bisyo niya nga talaga ay magserbisyo sa kapwa. Kaya maraming maraming salamat po talaga Kuya Bongo. Sa mga hindi bilib dyan kay Pangulong Duterte, naway magbago po ang isip nyo sa pamamagitan ng video na to. Alam nyo ba na si Mayor Duterte pa lang ang kauna-unahang kumandidato sa pagkapangulo na ang taong bayan ang nangampanya para sa kanya? Alam kong alam ng maraming kadides natin to sa buong mundo na ang taong bayan ang nagpumilit sa kanyang tumakbo siya sa pagkapangulo kahit ayaw niyang tumakbo noon. At nang napapayag natin siyang tumakbo, full force tayong lahat na kinampanya siya sa kanya-kanya nating pamamaraan. May mga nagpagawa ng mga banners, t-shirts, bowlers, at napakarami rin pong gumawa ng mga awitin para kay Mayor Duterte. At ilang yan, dahil pinagtanggol at kinampanya pa natin siya gamit ang social media at kung ano-ano pa, kahit na ang kalaban natin ay mga mainstream media na pinapalabas sa mga black propaganda laban kay Mayor Duterte, hindi pa rin sila sa atin umubra. Ganun tayo kalakas ng panahon na yon. Dahil sa pinagsamang pwersa ng mga law-abiding citizen na naghahangad ng tunay na pagbabago, mapaloob o labas man ang bansa, na ipanalo natin si Mayor Duterte dahil sa overwhelming support nating lahat kahit na wala pa sa 5% ng kabuuang populasyon ng mga elected officials sa gobyerno ang sumuporta sa kanya. Ganun po ka-phenomenal si Mayor Duterte. Napaka-unforgettable moment po nun. At isa pong malaking karangalan ang mapabilang sa milyong-milyong kataong sumuporta sa kanya noon. At kung alam mo kabilang ka sa milyong-milyong taong to, be proud kapatid. Dahil na ipanalo natin ang kandidatong gusto natin. At ito pa ang kahanga-hanga talaga sa leadership ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba na wala pa ni isang naging pangulo sa kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas, ha? Kundi sa kasaysayan ng buong mundo, ang may napasuko ng 1.3 million na drug personalities in just 1 year of his administration? Wala pa mga kapatid, si Pangulong Duterte pa lang. Kaya nga diba pinilit ang mga dilawang ipatigil ang war on drugs? Hindi dahil sa maraming patayan. Kasi
magmula sa sampal, naging power punch na po sa mga pagmumukha nila ang napaka-amazing na achievement na to. At ito pa, alam nyo ba na wala pa sa kasaysayan ng mga naging leader ng ating bansa ang may napasuko ng CPP-NPA na aabot ng 10,000 miyembro? Meron ng 7,194 na miyembro ng CPP-NPA ang sumuko na sa gobyerno as of May 2018. Plus 608 sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2019. Plus 25 noong March. Plus 14 militia ng bayan. Plus 65 members of UGMOs ang sumuko ngayong unang linggo ng September pa lamang. Plus 2,610 members ng CPP-NPA ang sumuko sa otoridad ngayong September 19 to 21 lamang. So meron na pong 10,516 na miyembro ng CPP-NPA ang napasuko na ni Idol President Duterte. Grabe, di ba? Meron na ho bang nakagawa niyan sa mga naging leader sa kasaysayan? Kayo na ho ang bahalang sumagot dyan. At di lang yan. Dahil from 2016 hanggang 2018, may natapos na pong 2,423 na proyekto sa Build, Build, Build Infrastructure Program ni Pangulong Duterte. Kabilang na dyan ang 17 airports na natapos din in just 3 years of his term. Alam nyo mga kapatid, pwede ko itong ipangtapat sa 21 years. Magmula kay Corazon Aquino from 1986 hanggang kay Ramos, hanggang kay Estrada, at hanggang kay Noynoy Aquino. Hindi ko sinama si Gloria Macapagal Arroyo dahil marami rin po siyang nagawa sa loob ng 9 na taong panunungkulan niya. So 3 years versus 21 years of this 4 president, walang binatbat ang apat na to kay Idol President Duterte kung infrastructure accomplishments pa lang ang pag-uusapan. So di pa ba sapat na ebidensya yon para maniwala kayo sa Duterte magic or Duterte effect? Ang galing niya, di ba? At ito naman po ang pinakabago. Dahil nang sabihin ni Pangulong Duterte ang mga katagang ito, then I would address myself yung lahat na kulong at na-release sa batas na ito. 1,700 of you surrender and have yourself registered with the Bureau Corps. I will give you 15 days liberty provided you make yourself available anytime that you will be called for investigation to have a recomputation, or if there's an investigation of corruption, that you cooperate fully. If you do not, beginning at this hour, you are a fugitive from justice. And you'll be treated as a criminal who is evading the law. And, well, you know, things can go wrong. If I were you, mag-surrender na kayo sa the nearest police or military detachment, whatever you are now. 1,700 lang na inmates ang pinapasuko ni Idol President Duterte na nakalaya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Pero alam nyo ba na 2,009 inmates ang sumuko sa panawagang ito ni Pangulong Duterte? Samantala, 1,914 convicts released under the GCTA ang binigay na number ng DOJ. Pero lumampas pa rin eh. 2,009 inmates, mga kapatid, ang sumuko. Lampas pa rin. Imagine that. Patunay lamang po ito na kinakatakutan talaga ng mga outlaws si Pangulong Duterte dahil sa strong leadership niya. Kaya ko nga nasabi na matalino, mahusay, phenomenal at amazing talaga ang presidente natin ngayon. Galing niya, di ba? So tip of the iceberg pa lang yan mga kapatid, dahil marami pa po ako sa inyong ilalahad na mga nagawa ni Pangulong Duterte. So paano guys? Kita-kits sa mga next video. Okay ba?